ang bawat nagpapakaligaya sa Panginoon at ang bawat nasa ibinibigay ng Diyos. Mga buhay na binago. Mula nung makunawa ko ng salita ng Panginoon, ay nakalaya ko sa pagkaalipin ng pagsasama. Mga buhay na inayos. Mas nagkakaroon po kami ng pagkakaunawaan dahil sa salitang unahin natin ang Panginoon. Mga buhay na hinango. Ubus po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil tapat po ang Panginoon sa akin sa bayan. Mga buhay na binuo. Binigyan niya ako ng bagong pag-asa para matupad ko yung pangarap ko. Mga buhay na hinipo ng Panginoon. Kahit ng doktor, hindi alam kung anong klase yung sakit ninyo, lumapit po kayo sa Panginoon. Magandang ipaglingkod ang buhay sa Panginoon sapagkat ito ang kautosan ng Panginoon. Ito habang ako'y nabubuhay, gagawa ako at gagawa para sa Panginoon. Ay hindi siya magiging katumbas ng kaligtasan na pinagkaloob ng ating Panginoon. Dahil sa kabila ng lahat, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Kung ikay mananalig, iyong mamamasda ng kagandahan ng pangakong di kita iwan. Manampalataya, pag-iingat niya ay walang hanggan. Ang layunin ng isang ina ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nagpupunta sa ibang bansa para makipagsapalaran. Ngunit ang layunin ng ating Ama na nasa langit ay tayo ay abutin at magtamo ng tunay na kaligtasan. Tunghin po natin ang kwento ng pakikisama ng Diyos sa ating mga pakikipagsapalaran at kung paano niya tayo samahan sa pagharap sa anumang pagsubok ng ating buhay. Nag-abroad, maliit pa yung mga anak ko. Doon po ako sa Israel na convert. Naging pagnanasa ko na kung saan ay malaman ko ang about sa Biblia. Hanggang sa isang umaga, ang kapatid na Saldi Agbulos ay nag-house to house, nagba-Bible study. Maganda ang pakiramdam kasi sa akin kung bakit ako dumalo sa mga iba't ibang fellowship. Gusto ko ang makinig sa salita ng Diyos. At sa aking pakikinig sa salita ng Diyos, may kulang, mayroon akong hinahanap. Ang gusto ko, mayroong magpaliwanag sa akin. Ang kahilingan ko sa Panginoon, ang piping panalangin ko na gusto kong malaman about sa Bible. Parang may kulang, mayroon akong hinahanap na hindi ako kontento. Matyaga silang nangangaral. Pero pag tuwing ako ay ini-invite na pumunta sa church, sabi ko ang katwiran ko, ay naglilingkod na naman ako, basta punta na lang kayo sa amin. Kaya hanggang sa lahat ng mga kasama nila sa church, pumupunta sa amin, hanggang sa umabot sa 6 months, nag-church anniversary ang Israel at in-invite kami na magpunta. Kumbaga nahihiya na ako, kaya ang isip ko lang noon, pagbibigyan ko. Kasama ko pong dumalo ang aking kaibigan. Noong tapos ng magminsahe, inalok po kami sa bautismo. Nagpabautismo kaming pareho. Yun pala, doon may layunin ang Diyos. Dahil ayaw ko talaga eh. Ayaw ko talagang lumipat pa. Basta gusto ko lang, katwiran ko, gusto ko lang makinig ng salita ng Diyos. Yun. Kaya nabautismuhan kami noong gabi niyon. Worship sa umagang-umaga. Pag noong nag-start ang gawain, parang ang sarap ng pakiramdam ko. Sabi ko sa Panginoon, ito na yung hinahanap ko.
Yun ang nasambitla ko sa aking puso. Yun na yung hinahanap ko hanggang sa nung nagmensahe na talagang napatunayan na iyon na yung hinahanap ng puso ko. Biyaya ng Diyos, after noong nag-worship ako, ang first worship ko, hindi ako tumigil. Dumalo ako sa lahat ng services. Wala tayong gawain. Active ka sa gawain ng Panginoon. Pagdating sa isang lugar, wala. Ang bigat ng pakiramdam, naging malungkot ako. Kaya ako bilang isang regular member lang naman sa church, wala pa akong karanasan. Hindi ko alam ang magpatotoo ng salita ng Diyos. Bilang nakakaalam ng mangyayari at na bilang tinanggap ko ang kaligtasan, yun din ang nais kong ibahagi. Dumating man ang takot o matinding pagsubok, hindi dapat malungkot. Ay, tama na po yan. Patawarin niyo na po ko, tay. Tumahimik! Tama lang mali sa ginagawa ko. Mamili ka! Kami ng mga anak mo yung simbahan na yan. Tumayos ka! Hindi mo alis. Parang kawa mo na. William! Bumalik ka dito! Kung di mo kayang panagutan ito, bubuhay ko mag-isa ang bata. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang duwag na kagaya mo. Paadi kita matansya. Kahit buntis ka, papatulang kita. Pinakasala ko kita kahit nang nanay ko tutol sa'yo. Pero hindi ka pa rin naging masaya. Hindi! Dahil sa kabila ng lahat, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Kung ika'y mananalig, iyong mamamasda ng kagandahan ng pangako. Dito lang sa Life TV. Your life, your TV. Unang-unang na Bibles na shiran ko about sa Bible ang kapitbahay namin. Dalawa, nandoon ang nararamdaman ko na natatakot ako. Hindi ko alam. Ang mahirap pa noon dahil unang employer ko, masama ang kanyang ugali kasi siya pala ay may depression siya na lahat pala ng kanyang mga katulong ay mga nag-run away. Kaya ang hirap ng kalagayan ko noon. Umiiyak ako ng umiiyak kasi nga wala akong ginawang tama. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Pero naging kasiyahan ko na lang yung makapag-share. Hanggang sa every Sunday, ganun ang ginagawa ko. Then, na tuwing ako ilalabas, nagpapatutuo ako sa mga nakakasalamuha ko, nakikita ako ng mga Pilipina. Mayroong mga gusto, mayroon naman siyempre ayaw. Noong wala pa akong kasama, pag-uwi ko sa bahay namin, doon ako nag-worship mag-isa. Kaya noong nag-run away ako, noong pag-run away ko, mayroon namang mga Pilipinang tumulong sa akin. At noong may tumulong sa akin, ang OWA na presidente, kinuha ako. Doon ako pinapunta sa kanila. Kasi noon, gusto ko nang magbalik. Ngayon, sabi ng OWA, buti na lang may dumating na member ng OWA. Tinawagan yung OWA. Tapos sinabi na ganun, kinausap ako, sis, wag,
ay huwag ka na, kung nag-run away ka sa amo mo, huwag ka nang bumalik kasi pwede kang kasuhan na nagnakaw ka. Pinatira ako doon sa flat sila na ano, Pilipina, nakitira ako doon sa mga bibak na ano, na flat. May mga kasama kami sa flat na regular na tuwing Sunday, nandyan sila. Nagpaumpisa kami sa lima. Lima kami. Pagkatapos namin magbulay, nagtitake kami ng communion. Tapos, doon sa may tumulong sa akin, mayroon sinasama ako mag-part-time. Kaya, yun, naitatawid ko yung ano, yung pangangailangan ako na doon once a week. Ang sahod ko na sa akin, hindi ko ipinadala. Naipon ko yung 3 months, so mayroon akong pangkain. Hanggang sa minsan, marami din dahil kapag may nangangailangan, tinatawag nila ako, pinapasama nila ako na mag-part-time. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ang hingiin ko sa iyong sign, yung unang papasukan ko, yun ang ibibigay mong trabaho para sa akin. So ngayon yun ang pinanghawakan ko. May naghanap ng part-time. Ngayon, ang gusto niya may visa. Pag may visa, hindi ka basta-basta mag-part-time. Wala naman siyang tinanong kung ano-ano, wala naman. Basta pinagtrabaho lang niya ako. Nagtrabaho ko sa kanya ng 6 months. Pagkatapos ng 6 months, paalam ako, sabi ko, Madam, pag nakahanap ako ng magpapabisa sa akin, hindi na ako makapag-work sa'yo. Sabi, sige, we will sort out, sabi naman niya. Hindi ko alam, yun pala, gusto niya akong bisaan na. Ang mahirap pa noon dahil yung employer ko na nagpabisa sa akin, kakilala pala, employer kong nilayasan. Ngayon, hindi naman niya sinabi sa akin, nakakilala niya pala. Noong nakita ko, nag-aayos kami ng visa. Sabi ko, Madam, kilala ko yun. Sabi niya, oo, Arlene, I know everything. I don't care ano man ang sasabihin nila. Basta nagtrabaho ka sa akin, kilala kita. Wala akong pakialam sa kanila. Kaya na, ano ako, namangha ako. Sabi ko, biyaya talaga ng Diyos. Ano? Kaya siya mismo, yun niya ang unang part-time ko. Naging katugunan, hindi naman ako iniwanan ng ating Panginoon sa kabila ng aking mga pagnanasa nga na makagawa ng banal na kalooban ng Panginoon sa kabila na ako'y wala pa namang alam, hindi ko alam mangaral. Praise the Lord. Kaya nilingap po ng ating Panginoon. Dumating man ang lungkot, hindi dapat matakot. Sa gitna ng mga pagsubok. Anak, ba't may mga pasaka? Tayo, dali na natin siya sa health center. Result ng biopsy nyo, meron po kayong goiter. Stage 3. Bukod sa kanyang ovary, from CT scan result. Kaya tayo, kailangan agad natin siya ma-opera. Sa ngayon, kapus na kapus ang pera natin. Sinabi mo rin yan ng isang buwan eh. Pero ano, wala ka pa rin padala. Han! Ah! Tulong! Ba't may dugo? Ah. Ma! Pa! Si Mama! Ayoko pang mamatay, Annette. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa! Dahil sa kabila ng lahat, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Kung ika'y mananalig, iyong mamamasdan ang kagandahan ng pangako. Di kita iwan. Dito lang sa Life TV. Your life, your TV. Dumating man ang mga pagsubok o matinding lungkot, walang dapat ikatakot. Lagi na lang akong talo. Kanina pa ako dito. Tignan mo, ito na nga lang yung pera ko. Doon ba na agad? Ako pa rin natin lang matibay. Kahit gulpin ko, walang takot sa akin. Kung anong maisip, yun ang gagawin niya. Alam natin kung hindi sila mapinag sa kamaw. Alam niyo nang gagawin niya mga pare, ha? Umasa kayo nito, makakita niyo yung hinahanap niyo. Mabasok! Kaliwat kanan ng krimen,
Patayan dito, patayan doon. Wala eh. Yung runner natin, nabulilyaso. Ano? Sige, subukan mong tumawag ng pulis. Dahil sa kabila ng lahat, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Kung ikay mananalig, iyong mamamasda ng kagandahan ng pangako di kita iwan. Dito lang sa Life TV. Your life, your TV. Pangalawang employer ko na nagbisa sa akin, after 1 year, nawalan siya ng financially support. Kaya sabi niya, Arlene, gustuin ko man, pero wala na akong may pasahod. Kasi nag-down na yung nila sa Cyprus. Kaya nirelease niya ako. Biyaya po ng Diyos dahil yung nag-release sa akin, maganda ang kanyang recommendation sa akin. Biyaya doon ako nakatagpo ng employer hanggang ngayon. 5 years na ako. At biyaya ng Diyos mula nung tinanggap ko yun, maganda ang pakikisama, pakikitungo sa akin. Hindi ako tinuring ng iba, parang tinuring ako kamag-anak, parang ganun, kapamilya. Hanggang sa kahit alam niya na ako'y nag-share, naman siya, supportive naman siya, sumusuporta siya. At hanggang sa dumating si Ter Marialyn Javier na magbukas na ng gawain doon. So nakapaghanap ng isang plot, 2, 3, 4, 5. Dumating na siya doon at unti-unti nang dumami. Ang mayroon kami mga weekly services, mayroon kami daily devotion through online. Tapos ang aming Bible study online din at ang aming prayer meeting online din. Nakakalabas lang ang lahat araw ng Sunday sa pagsamba. Open ang amo ko sa akin dahil alam niya nga na ang ginagawa ko at sinusuportahan naman niya ako kaya hindi niya ako hinahadlangan. Napatunayan ko na sa atin palang pagtatapat, ang Diyos nga totoong tapat sa bawat isa sa atin. Kaya ang katapatan ng Diyos naging karanasan ko dahil tinugon niya nga nagang ministro silang dalawa at sa biyaya ng Diyos at sila'y kinakasangkapan, ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Nagsimula po yun noon sa Israel ako. Tuwing ako ay nagpipray every morning, lalo tigit malalaking gawain, ang talagang hiniling ko sa Panginoon na dalawang anak ko gawin niyang pastor. Alam ko na kung sila'y maglilingkod sa Diyos at makasangkapan ng Diyos, mapabuti ang kanilang buhay. Kasi bilang malayo ako sa kanila, siyempre, nandyan yung mga barkada. Kaya nung namatay po ang nanay ko, ang dalawang anak ko ay pinapasok ko po sa National Christian Life College sa Marikina. Yung mga barkada nila naging mga mananampalataya. Kaya sa pagiging napasama sila sa mga mananampalataya, doon nahikayat sila na nakakapaglingkod sa Panginoon hanggang sa dumating ang time na hindi pa sila tapos mag-aral. Gusto na nilang magtalaga ng buhay. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat mayroon po ang nakinasangkapan ng Diyos mula sa nag-convert sa akin, matyaga silang nag-share ng salita ng Diyos. Doon nakita namin ang kanilang seryoso na kaseryosohan nila na kami ay madala sa paglilingkod. Kaya ako po ay nagpapasalamat sapagkat nakabahagi po kami sa ministeryo ng Sugong Apostol sa kawakasan ng ngayong araw. Po sa biyaya ng Panginoon, kaya kami nagpapasalamat sapagkat naging kumbaga yung mga nasiran ko noon, nakikita kong
nandyan. Kaya, kami nagpapasalamat sapagkat naging karanasan din namin ang habag ng ating Panginoon sa kabila na talagang mahirap, maraming pagsubok sa paglilingkod. Ngunit hiling na lang namin lagi sa Panginoon na lawakan ang aming pangunawa, higit pagtibayin ang aming pananampalataya. Ang katugunan ng layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ating makakamtan saan mang dako tayo ng mundo. Maraming din natin lubos na nauunawaan ang layunin ng Panginoon, ngunit sa ating pagtatapat at pagsunod, ang kanyang patuloy na pagtulong at biyaya ang siyang sa atin ay sasagana. Di man lubos sa kalain ni Sister Arlene na sa kanyang maliit na pagtatapat ay kanyang nasumpungan ang pag-asa sa kanyang pakikipagsapalaran. Ako po ang kapatid na siya, La Alquiza, na patuloy niya nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay ay may plano ang Diyos. I know that God is with me and He will never abandon me. I conquer these trials because I rely on the words and the promises of God. This COVID-19 weakened my physical body but strengthened my faith. Panoorin ang mga patotoo ng pananampalataya laban sa pandemya. Mas lumalaki ang aking pananampalataya sa Panginoon na alam ko po na kahit na humaharap tayo sa pandemyang ito, sa mga pagsubok, alam ko po na lahat ng ito ay ating malalampasan nang dahil po sa mga pananalangin. Saksihan ang kapangyarihan ng panalangin sa panahon ng quarantine. Napakalaki ng struggle ng mga frontliners sa dakong ito. Dito namin nakikita na ang buhay nga ay talagang parang singaw na lamang. At dito po natin nakita na kahit na ang mga hindi naniniwala ay biglang naniwala sa magagawa ng panalangin. Ating ipagbunyi ang mga bagong bayani ng ating lahi. Pagtagumpayan ko po ito sa aking mga panalangin at syempre lalong higit sa ating mga pananampalataya. Prayer is the best weapon to fight against COVID-19. Sa lahat ng aking karanasan during ECQ, I cannot deny how God really works in my life. Ito pa lang ay isa ng malaking biyaya sa akin. Kilalanin ng mga taong pinanghawakan ang magagawa ng Diyos laban sa magagawa ng coronavirus. We claim total healing and deliverance. Ipinadama ng Diyos ang hindi pangkaraniwang lakas. Biyaya ng Diyos. Sa pangatlong swab na ito ay na-confirm na kami ay nag-negative na po sa COVID test. Dahil na rin po sa pamamagitan ng mga online services, ang mga salita ng ating Diyos ay nagbibigay po sa akin ng kapanatagan at kaaliwan sa aking puso. Kaya muli, ibinabalik ko sa Panginoon ang mataas na papuri bilang isang COVID-19 survivor. Praise the Lord! At mga taong pinanindigan ang kanilang tungkulin sa kabila ng banta ng COVID-19. Sa ganitong sitwasyon, panalangin po ang aking naging sandigan. Bago ko po pasimula ng aking duty, lumuluhod muna po ako at nananalangin na sana ingatan ako ng Panginoon na tayo mga fourth watchers, inilaan tayo sa pagtatagumpay. Dahil sa kabila ng lahat, may plano ang Diyos.
handog sa inyo ng Life TV. Your Life, Your TV.